Hello. Happy Learning Friday, everyone. Welcome to our Spanish online tutorial. So, as you can see, we have internet problem connection as usual. Hello. So today we are going to talking about yourself. We're going to talk about yourself. So pag-usapan natin kung paano ba natin pag-usapan. Yes, I'm in actually. Yes, I'm. Okay, so let's just have a quick tutorial today because I have work at 4 o'clock actually. So time check, it's 2 o'clock and 2:35 rather. Son las 2:35. So yeah. Okay, people, how are you people? I hope that you are doing great. You are doing good. Everybody is doing great. Let me share. Moment. Let us share first our Lasinto. Hello po, ma'am. Hi. Hello. Thank you for joining my live streaming. So, we will do a very short tutorial. Okay. Very short tutorial. Ah, hello, Alfonso. Thank you. Okay. Hey, one moment. We will just make because of Alfonso, we will do a very quick tutorial today. So, ayan po, bago po tayo pumasok sa work. So, ayan, let's have a lesson about talking about yourself. Kung paano po natin, sasabihin yung atin pong in Tagalog, diba? Paano mo ipa-tawag nito? Pag-usapan ang sarili sa Tagalog, okay? So, soy Catherine. It's like, my name is Catherine. In Tagalog, ako si Catherine. Wait lang, parang ano. Lipat ako sa ibang ano. Lipat ako. Parang pinahirapan ko yung sarili ko. Wait lang, parang pinahirapan ko yung sarili ko. Ayan, dito tayo. Alam niyo, adjustable tong mini board natin. O, diba? So, again, people, soy Catherine. Sa Tagalog, ako si Catherine. So, ganyan niyo po, ipakilala ang iyong sarili. In English, I'm Catherine. And then,
You can also say that in different way, like me llamo. Me llamo Catherine. Ang pangalan ko ay Catherine. Or my name is Catherine. So you can start talking with somebody. For example, if you are new here in Spain, then you can just like introduce yourself in two different ways. Like, hola, soy Catherine. O, hola, me llamo Catherine. Itu, pwede mong ano. Like, itu, parang ikaw, anong pangalan? Parang ganon. Okay? So, yan. Pwede mong i-practice yan. Me llamo Catherine. And then, you can also, pwede mo ding sabihin ang iyong apelyido. Mi apelyido is Fernandez. So, sa Tagalog, ang apelyido ko, thou in Spanish, and Tagalog is the same, but we only have different spelling. Apelyido, because double L in Spanish is ye, sounds like ye. In the Philippines, we have this letter Y. Apelyido. Tama ba yung ano ko? Tama ba yung spelling ko sa Tagalog? Apelyido. Ang apelyido ko ay Fernandez. Thou, sa Spain, meron silang asento, accent. Yung mga pangalan din dito may accent. Pero tayo, di ba, sa Philippines, hindi naman tayo naglalagay ng accent sa name natin. So, mi apellido is Fernandez. And also, here in Spain, sinasabi, they have two surnames, apellidos. Dalawa po yung apellido nila, yung sa father and sa mother side. Kasi diba sa atin, ang ginalalagay lang natin is the middle initial of the surname of the mother. Dito kasi sa kanila, buo po na sinasabi yung pangalan. Again, buo na sinasabi yung pangalan. Tapos, nauuna po yung ano. Ayun, tama. So, halimbawa ako, buo yung Gomez, for example, no? So, ganyan. Dalawa lagi yung apelyido po nila dito sa Espanya. So, ganyan. Dalawa po lagi ang ginagamit na lang apelyido. Tapos, soy Filipina, like I'm a Filipino, or I'm Filipina. Ako ay Filipina. Ay, momento. Estoy aquí en España. Andito ako sa España. So, same also with yung enye. Then, we have that y. Ayan. Yan yung version natin sa Tagalog, diba? España. So, ayan po yung ano. Yan po yung pinakasimple na ano po, pagpapakilala mo. Yung pag, ano ba? Ano ba yan? Yung umpisa na makikipag-usap ka po sa mga tao. Mga tao? Mga tao? And then, okay. So, pwede mong sabihin, dun tayo sa verb be plus ing, estoy. For example, estoy in el piso. I'm in the flat. So, I mean now, right now. Estoy en el piso. So, estoy... Let's erase. Basa nyo ba? Parang blurred, no? Yan. Maliit kasi itong nabili kong ano. I find yung ano ba, hindi broad. Yung marker na nabili ko. Wala kasing broad. Doon sa binilhan ko kahapon. Rap tayo dito. Estoy en el piso ahora. O, diba? Present, ano lang? Present continuous. Kita naman po. Hehe, salamat. Ayan, estoy en el piso ahora. So, I'm in the flat right now. So, ano to? Verb, ano tayo? Present continuous, yung verb be plus ing form. Estoy en el piso ahora. Paano sa Tagalog yan? Ako ay nandito sa
Ano ba ang ano? Condominium? Condominium? Ako ay nandito sa condominium. Or condo, no? Condo kung tawagin natin ang flat. Sa British English, we normally use here in Europe as flat. So, ayan. And then, so, for example, kung tatanungin kita, so, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde estás? So, ang isasagot mo, ¿dónde estás? The second person, ¿saan ka? ¿Dónde estás? Okay, ¿saan ka? ¿Dónde estás? Halimbawa, nag-usap lang tayo sa phone, ¿dónde? Tapos, lagi niyong tatandaan, dalawa po ang question mark ng Espanyol. Ano yan? Tawag yan yung in the beginning, yung baliktad, tapos at the last part of the question. Lagi silang may ganyan. So, ¿dónde estás? Ito yung ano ko, second verb. So, where are you? So, estoy, sasagot ka, estoy en mi casa, for ejemplo, no? Estoy en mi casa. Andito ako sa bahay ko. Estoy en mi casa. Ayan. In Tagalog, andito ako sa bahay ko. Estoy in mi casa. Andito ako sa bahay ko. I'm in my house. Yan po ang ano, tawag yan, simpleng tanong, 'di ba? Tapos Ma'am, paano po bigkasin yung mga letters sa Spanish? Kasi minsan po iba yung spell at bigkas nila. Ah, okay, sige. Sulatin natin ang ano, sulatin natin ang letters of the alphabet. Yeah. One moment. Ano ba? Hindi kalimutan kong kunin yung ano. Yung aking pambura. Sige, yung aking pambura. Actually, meron akong video nito, Alfonso. Yung my first video ever is the alphabet ng ano po, ng Spanish. Tapos ginawan ko din to ng ano, yung alphabet with ano, alphabet with different places here in Spain. So simulan natin sa vowel. Vocales ang tawag nila sa vowel. Wait lang. Vocales. Simulan natin sa vocales. Sa Tagalog, we called it patinig. So we have, ay, e, i, o, u. Okay. So, in one moment. Momento, por favor. Okay, so let's start with the vowels in Spanish. We they called it vocales. So they pronounce this ah, like ah, gawin natin red. Like this. La ah. Lahat po ng letters of the alphabet in Spanish is feminino. Ano siya? Pambabae. Lahat. La A, la B, la C, hasta la Z. Ano siya? Feminino po siya lahat.
Kaya ang article na gagamitin mo ay la. Last letras. Son femenino. Okay, e la a, la e. Halimbawa pag pinaano mo, pina-spell mo deletrea. Yung pangalan ko halimbawa, Catherine, la c, la a, la t, la h, la e, la r, la i, and then la n, la e. So ito i sa kanila. O and u. So ganyan po bigkasin, Alfonso, yung vocales po ng Spanish. Patinig, diba sa atin? A, E, I, O, U. So parang ganun din. Kaya lang sa kanila medyo malambot ba tawag dun? Ano ba? So la A, la E, la I, la O, and U. So now, ang ano, ang consonantes, ang consonantes, ito naman, lahat yan, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. So, oops. Wait lang. Balik-balikan natin ang ano. So, la B, la C, la D, la F, this one is Jota. Jota. La K. La L. M. N. P. Ay, nakalimutan ko yung N. Dito ko na lang lagay N. La N. La N. Yung isa, N. And then, Q, R, R, S, T, V, W, actually, it says V, W, X, Y, and Z. Ayan, so ganyan po siya bigkasin ang ano po, Alfonso, ang letters of the alphabet ng lahat po ba ng salita na merong C sa Spanish, C pagkabigkas? Hindi lahat, depende po. Halimbawa, yung salitang casa. Diba? Casa. Ka. Casa. So, pag gagamitin mo yung celos, ito siya. Cine.
Coco. Coconut. Coco. So, depende po, Alfonso, kung ano, kung paano. Ang tawag niya, kama. Diba? Nakakama. Ano pa ba? Kuweba. 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 Ko, isip pa ako ng ano, ng CO. Kooperasyon. Kooperasyon. Ayun, nag-live ka ulit. Oh my kalamay! Welcome back! Na-miss mo ba ako? Quick, ano lang tayo ngayon ah. Quick live streaming kasi may pasok po. Miss ko si Madam. I miss you too. Thank you. Thank you for joining my live streaming. Ano, ayan siya. Ganyan, Alfonso, yung letter C. Parang sa Q din yan, ha? Sa Q. Iba-iba din. Sa Q. 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 Di ba sa atin, sa Tagalog, ang alfabeto natin, kasi binibigkas na natin siya ng English, di ba? A, B, C, D, E, F, G. Kala ko 24 hours live stream tayo. Yeah. Kapag ano na si Inday, kapag pwede na tayong mabuhay dito sa ano live streaming natin. Kaya lang, hindi pa eh. Hindi pa tayo mabubuhay ng live streaming natin. So, ano, work muna tayo. Work muna. So, ayan po. Okay na yung letter C, Alfonso, or you have questions? So, not all the word na ang bigkas mo sa se, se, kasi parang se kasi yan sa kanila, se, ay ano, na ano tawag yan lang, se, pwede kasi siyang ka, like kasa, celos, bale, kama, Cueva, cueva. And then, cine, coco. Opo, ma'am, okay na sa si. Ayan, pwedeng ano pa bang ano? May double letters din, ha? May double letters din sila. Or wait lang, tuloy nga natin. Yung he. Ayan. Actually, mahirap. Ito yung pinakamahirap na letter na bibigkasin po sa kanila. Promise, yung letter G. Kasi sa kanila, ano yung parang maano pa dito sana, he, like, he. Halimbawa, kung ang pangalan ng ano, ng bibig kasi mo, Herman, something like that. May ano sila, may iba yung letter G yung sa kanila. Basta ibang-iba siya. So, ibang-iba siya talaga, promise. Kahit ako, hirap ko siyang i-pronounce correctly. Pero, halimbawa, kapag ano, G na ano, na halimbawa, ano ba? Gayena. Yung hen, yung chicken ba? Gayena tawag nila dito. Ano pa ba? Ah, guwapo. Guwapa. Ayan. Mahirap ang G. Yes, super. Kasi parang ano sa kanila, parang, depende ha, depende sa word. Depende sa word kung paano, anong word. Ang, like yung pangalan na Herman, parang German ba? Di ba? Ang bigkas niya nila is ano, Herman. Parang ganun, Herman. Talagang may hagod. May ganun, may hagod sa ano, sa pinakailalim ng ngalangala mo. Parang ganun yung letter G sa kanila. Promise. Observe nyo yan if you watch Spanish. Guapo, Erwin, ayos, Panalo. Tama. So, ang H is ache. Normally, ano to, soundless siya. Kasi, di ba, yung ola, hindi mo naman pinapronounce ang ache. Sinasabi mo lang, ola. Tapos, yung verbo, ather. Ano lang din siya. Ather ang ano eh. Wala namang, hindi mo naman sasabihin, bebo ka, ser. Hecho. Una comida Filipina. Hindi ganun eh. Hecho. Una comida Filipina, pero con la H. Pero, I make, di ba? Verbo hacer, hacer. Yun. Tapos, la J. Ganun din yan, la J. Habon.
ano pa ba ang salitang ano, letter J? Ganun eh. Dapat pag binibigkas mo yung G and J, parang inaano mo yung ano, yung pinapaamoy mo yung hininga mo sa ibang, sa kausap mo, habon. Gusto mo na habon. Ganun. And then, laka. Normally, ang ka kasi ano lang, kilo. Ganun lang naman dito. L. Tapos, ang double L is sounds like ye. Kaya, como te llamas? Yung double L? Okay, that sounds like ye. Como te llamas? Ella. Diba normally this one? Okay, she. Sa atin, diba name yan sa Philippines? Ella. We pronounce it as Ella. But here, they pronounce it Ella. So, ang alam ko kinakain nyo, paella. Exactly. Paella. Tortilla. So, ganun yung scrambled egg with potatoes. Ang famous traditional food ng Spain is tortilla patatas. Ano siya? Ano, eye, ang double L rather, double L, they pronounce it as ye, tortilla, paella, what else? Letter L, llama, diba? Llama, el verbo llamar, at madami pang iba, and so many to mention. So, ayan po yun ha, people. Double O. And then the N, yung N. Ayan, yung, ay, kita nyo ba? Hanap natin ng konti ang ating mahiwagang mini board. And then, M. Then, N, P, Q, R. Also, double R is different also. Kasi, ano yan sa kanila? Halimbawa, kapag, ito yung hirap na hirap ako dati. Yung salitang pero. Di ba meron tayo yan sa bahay? Meron tayo yan sa Philippines. Pero, at ang dalawang ere sa kanila, pero, that is a dog, aso. Pero, apiyedo. Muy bien, umay. Apiyedo. So, ayan. Yung double R is, ano, perro is dog, and then perro is butt. And then S, la T, V, tawag nila dito actually, V o la V, and then doble U, or X, Y, y Z, hola. Z. So, ang ano lang, ang difference lang nila, Alfonso, with the English pronunciation and also in our Filipino alphabet because we read our alphabets in English na, di ba? Like A, B, C, D. Pero binibigkas natin siya, ay, pardon, binabaybay natin siya sa Tagalog like B, B, I, C, S, I. Di ba? Ganon tayo. Pero sa, ganon din sa English, ang sa kanila parang malambot kasi kung may ano siya, yung parang may, diba, yung lae. Hindi siya, instead, diba, sa English, B. Sa kanila, la B, la C, la D. So, ano siya lahat? Malambot siya lahat. Ganun. So, yun, malambot siya lahat. Kailangan mag-review ng basic kasi may entrevista ako sa para sa bilingue. Eh. Oh, wow! Good luck to your interview, Umay. O, di ba tama-tama yung kanina yung introduction ko, Umay? Papakilala mo yung sarili mo. Hola, soy Catherine. O, mi amo Catherine. Soy Filipina. O, soy Filipina. Estoy trabajando en una academia aquí en España. So, pwede mong i-describe yung sarili mo. Tengo 18 años. Wow. Tengo 18 años. Ganun. Ano pa po tawag nito? Alfonso, do you have any concern po about alphabets?
So, ano po, ayan, sige, may time pa tayo. Sige, may time pa tayo. Sige, kasi I have my class today, 4 o'clock, 4 to 6. That's my B1 class, actually, in the academy. So, you know what, Umay? 23 hours to go pa. You know what, Umay? The last time that I had this comment that my tutorial is that my Tagalog is worst. My Tagalog is worst because I normally spoke the English and Spanish, but then you know what my concerns. You know my concerns because we have viewers from different country. So, like for example, I have friends and viewers, like American people. They do not understand Tagalog, of course, and then the full Spanish conversation. So, like, okay, we cannot really please everybody. Ano po yung nada sa Spanish, ma'am? Wala. Nada. ¿Qué pasa? Nada. May ano nangyari? Nada. Wala. Wala kang ganang makipag-usap, sabihin mo, nada. Yung ayaw mong kausapin yung ano, ayaw mong kausapin yung tao nagtatang sa'yo, nada. Ano, Alfonso, nada is wala. Nothing. Okay, you are nothing. Por ejemplo, voy a preguntar, Alfonso, ¿qué haces? ¿Anong ginagawa mo? Nada. Wala. That is fine. We can't please anybody. Yeah. But you know, sometimes it really, I don't know, affected pa din tayo sa mga comments. Though, I mean, we really tried not to be affected, but it's really happened. Naaapektuhan tayo, di ba? Alam mo naman. Sensitive. Sensitive. Okay, sensitive. But it's okay because I am just trying to share my knowledge about my Spanish language here in Spain to my dear kababayans who wants to learn Spanish. Though I know I am not a professor. I mean, I am not a Spanish professor. I am learning also the language here in Spain. So, kahit pa paano, kung may naiaambag man ako sa ano ninyo, sa Spanish learning ninyo, I'm grateful na po. Na malaman. What's the day today? Hoy es viernes, 3 de diciembre. Ooh, feliz Navidad. Okay, ay, one moment. Okay, hindi ko nakuha yung ano ko, people. Umay, como ba la vida? How's life? Mucho tiempo, ah, Umay, ah. Di ka professor kasi professor ka. Soy profesora. Soy profesora, pero aquí en España soy profesora en inglés. ESL. Okay. ESL teacher. Si, ang inyong lingkod. Okay, ano tayo? Gawa tayo ng sample sentence bago tayo mag-ending. So, por ejemplo,
Así, estoy emocionado para por la entrevista. Espero que tener el trabajar. Claro que sí. Claro que sí. Ok. So, por ejemplo, hoy es viernes. Okay. Ngayon ay viernes. Tapos, pwede kong sabihin, tengo clase de B1 en inglés en una academia. Aquí en España. Ayan. So, pwede mo pong gamitin yung sarili mong information sa sentence ko po. Next, maestra, mag-live nyo use of paraan for. Manood talaga ako. Ay, sige po. Si, ano note natin yan? Next time, may. Gusto mo yan? Para i-por. Para ipor. Halimbawa, tengo clase por la tarde. Umay. O tengo trabajo. Tengo trabajo por la tarde. Y para trabajar, necesito, por ejemplo, ¿no? Para trabajar, necesito un libro, por ejemplo. Uy, agarra ng sulat ko. Nabubasa niyo ba? Sorry po. Sorry po. Parang, inano ko lang eh. Parang, basta ko na lang sinulat, di ba? Hindi ko man lang inano. Hindi ko man lang inayos yung aking penmanship. Sorry, people. Nababasa niyo po ba? Parang nag-in-check naman ako sa ko, sa writing ko. So sorry. Kala nga, okay lang, readable pa naman. Kala ko nga, QR code. Oy, thank you. Meron akong 5,000 viewers in the house. Thank you so much for joining my live streaming kahit alam ko po na kapag every time na po, na nagla-live stream ako, wala naman talaga sa hulog ang aking live streaming, but you're always there. Thank you, people. I love you so much. So, okay. So, ang for kasi, ginagamit natin siya. Ayan. Ginagamit natin siya, kausa, like, wow, kausa, the cause. Kasi nga, kasi naman gawa ka na po ng FB page, dun kayo mag-post kung kailan kayo magla-live. Oo nga, alam mo ba, Umay, ginawa na ako ng FB page nung isang subscribers ko. Ewan ko ba, bakit ako?
Pumayag na siya gumawa ng ano. Anyways. Tapos, tiempo or lugar. Tiempo. Ayan o, la tarde. Ay, perdón, la tarde ang sabi ko. Tiempo. Tengo trabajo por la tarde. Or lugar. Tiempo, lugar, aproximado. And then, por el medio or intercambio. Yung, ano po, gamit ng por. Pwede din po gawa pa po grupo. alam niyo po, okay lang naman sa akin yung mga ganyan. Kasi ang problema ko lang po talaga, hindi ko po siya mapapanindigan kasi nahihiya ako. So every time na halimbawa mag-message kayo sa akin, tapos hindi, unang-una, ang problem natin is the time difference. Pangalawa, halimbawa, pag may trabaho ako, daw, I tried my best na mag-reply talaga ako sa lahat ng mga nagme-message sa akin. Talagang nire-replyan ko po kayong mga manonood ko, pero I am not 24 hours free to answer ng right away. So, ang hinihiling ko lang na sana, halimbawa, na-appreciate ko nga yung iba nating kababayan pag nag-message sila sa akin, Miss Kat, halimbawa, magtatanong siya, Miss Kat, ano po ba yung kukunin ko sa City Hall kapag ano, ganito, ganyan, yung mga kababayan natin kararating lang dito sa Spain, halimbawa. Tapos, may ano sila sa dulo, okay lang po kung busy pa po kayo. Parang ganun, okay lang po kung busy pa po kayo. Kasi nahihiya ako minsan, diba? Halimbawa, nasa academy ako, so hindi ko nare-replyan agad. Minsan kinabukasan pa kasi pagdating ko gabi na. Kasi normally, I end my class at 9 o'clock. Minsan pagod ako, tapos pag ano, nahihiya ako. Nagre-reply talaga yan si Madam Dait nga nagpadala pa nga ng balikbayan box sa akin. Yan. Nahiya ka, oh my. Oo, yun. Ano tawag ito? Yun. Nahiya ako sa mga ganon. Kaya minsan, sabi ko, nahiya akong anong tawag nito? Commit ba? Na, sige, we can have a group, but the problem is, hindi ko nga si mapapanindigan. Pwede naman, I mean, I am willing naman, if you want to have a group, then we can chat there, we can talk there, but I cannot promise that I have my 100% time to answer all your concerns. Pero magre-reply ako pag may oras talaga. Sabi nyo nun, magre-reply ako pag may oras. Yun, parang itong live streaming ko, di ba dati, Umay, naalala mo, di ba? Last year, we really tried to have a live streaming every Saturday. But then, I have my class every Saturday. And then after that, sometimes, I have something to do also. So, hindi ko siya napapanindigan. Kaya, pasulpot-sulpot lang ako. Pero alam niyo, maganda nga sana kung ganyan eh. Kasi, yun nga yung ano eh, yung sinadjust ng friend ko na, Catherine, sabi niya, I want you to focus on your Spanish and Tagalog tutorial because I know that a lot of Filipino really wants to learn Spanish. Sabi niya, and then also you can create more activities for them and so on. Hindi na excuses na lang ha. Sige na nga. Sige na nga. Ano natin yan? Sige, ano na, hindi natin alam. O pagkaano. I-pray natin yan na mabigyan tayo ng time ni Lord. Sabi ka na, mabigyan tayo ng time ni Lord. Anyways, so, halimbawa, ano bang ano? Hemos quedado. We are hemos quedado. Por Navidad. Ayan. For ejemplo, tiempo. Diba? Okay yung ano mo, Alfonso, suggestion mo na magkaroon tayo ng group, tsaka yung sinabi ni Umay, gawa ng group page. Group page? FB page. Group page? FB page. Ayan. So,
Ayan po, sana i-continue natin itong ano, for at para, umay, for at para. I-continue natin to sa the following, ano natin, live streaming. Gawa ako ng mga halimbawa dito para ma-elaborate natin yung pagkaka-iba po nilang dalawa. So, do you have any concern, people? Ano lang natin? Like 5 minutes more? We can extend 5 minutes more? How's your channel, by the way, Umay? Gawin tayo. Para, mi amor. Siya, mi amor. My love. Is solo para ti. Ayan. Para ti. For you. Solo para ti. What is nako-nako? Or, I can ask, para quien esta, para quien este regalo, por ejemplo. Para quien? For whom? Walang tanungan ng channel. Ay, ako ay busy. Dapat nagla-like ka ng video ko sa FB. Dapat nagla-like ka ng video. Oo naman, nagla-like kayo ako. Grabe ka sa akin, no? Pero alam mo, Umay, to be honest, this week, parang hindi ko nga na-open tong YouTube ko eh. Hindi ko na-open. Nag-upload lang ako ng video last Sunday. Actually, that was ano, like, down. Madaling araw dito. Tapos nakatulugan ko nga eh. Tapos, yun, hindi ako nakapag, ano, nakapag-open ng YouTube ko. Today lang, kasi si Alfonso nag-message sa akin privately. Sabi niya, Ma'am, kailan ka po mag-live streaming? Sabi ko, o sige, sabi ko, ano, mag-live na lang ako today bago ako pumasok. Ganun. So, ayan. Or, for example, ano pa ba? Hi, Rob Albanks. How are you? Rob Albanks is here. I'm about to finish. Hola, Rob. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho tiempo. Mucho tiempo, Rob. Buenos días. Buenas tardes desde España. I'm late. Lo siento, no pasa nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a terminar ya. Me voy a terminar ya, Rob. Es que tengo trabajo en la academia. I have my work at 4 o'clock. And it's 3:22 already. 3:22. Sorry for being late. Good to see you. Oh, thank you. Thank you. It's nice to see you again also. Ma'am, ano po yung tengo sa Tagalog? Ano? Meron. Tengo trabajo. Meron akong trabaho. Okay, I will watch the replay. Oh, thanks a lot, Rob. Oh, well, I can like 3 minutes more. Okay, or 5 minutes more. We can have a chit chat. How are you, Rob? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida, Rob? ¿Estás bien? No, la academia es solo menos de 10 minutos. Caminando desde mi piso. Yeah, es verdad. Yeah. Muy bien, me alegro mucho que estás bien.
Es que yo no tengo tampoco mucho tiempo. I mean, la hora es más difícil para mí a veces para hacer en directo. Pero bueno, pero bueno. Intentando. Estoy intentando a veces, no siempre, pero a veces. Igualmente, Rob. Igualmente. Oh, gracias por compartir mi vídeo, Rob. Ma'am, sa Spain po ba face-to-face na yung school? Opo, Alfonso. Ano na kami since last year? Nag-face-to-face na po kami ng class. We have our physical class already since last year. Ano kami? Mabilis kami nag-ano. But ang ano dito, actually, for example, ngayon, sobrang lamig. Ano po? Nakabukas ang bintana. Kaya ang mga bata ay naka-jacket. Yung iba nga nagdadala na ng ano eh. Manta, kung tawagin sa amin dito. Kumot. Dadala ng kumot. Kasi malamig na malamig. Como si dice ads in Espanyol? Publicidad. Rob, publicidad. Mi solo pregunta. Yeah, publicidad. Bueno, muchísimas gracias otra vez a todos por unir. May yelo po ba na nabagsak sa Spain katulad sa ibang bansa? Oo po. Oo po. May yelo talaga na bumabagsak. Nakakatuwa yung tanong mo, Alfonso. Ano mo yung ano? Minsan, may times na, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag na yung umuulan. Yes, Rob, la publicidad. Ang lalaki niya, sobrang lalaki. Ano, minsan, madelikado siya, Alfonso. Kasi ano, muchísimas gracias. Delikado siya kasi halimbawa, yung sa mga sasakyan, pwedeng mabasag yung mga ano, yung glasses. Yun. Saludos. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Maraming salamat po. Thank you so much for joining me again today. And we will see you again next time. And I hope that you learned something, though. We just do a very basic Spanish tutorial. So sana po ay meron po kayong natutunan sa akin. At God bless po at sana po ay mag-ingat po kayong lahat kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Wherever you are, take care and God bless us all. Oh, muchísimas gracias, Rob. Muchísimas gracias por tus comentarios. Well, Rob, I am guilty actually because it's been like months that I am not studying my Spanish language since I'm so busy with my English classes. Que tenga un buen día. Igualmente, Umay. Rob is now speaking Tagalog. Siempre aprendo. Muy bien. Así me gusta mucho. Así me gusta muchísimo. Que tenga un buen día igualmente. Feliz fin de semana. Happy weekend. I've been very busy. You know, work first.
El trabajo primero es muy importante, pero muy, muy, muy importante para podemos vivir, para podemos vivir. Sin trabajo no podemos vivir. Okay, so again, this is Catherine Fernandez Proud Pinay. Saying thank you and see you again next time. Happy weekend. Bye. See you next time.